Ito ay magre-renovate ng kusina. Ito, asawa ko ay tinanggal na ang wallpaper. Papalitan niya ng mga tiles. So, ito kung paano niya tanggalin yung wallpaper using the electric remover. Okay. So, ayan. Ito, dikit na dikit. Ito, babaklasin pala ito. Lahat. Naku po. Ang daming trabaho. Naku po. Ang kalat. Ayan. Hindi ako makaluto ngayon. Plano ko pa man din mag-bake ng ano ba yun? Sponge cake. Saka magpansit. It's a long weekend here sa Montreal sa Canada. It's Victoria Day. Kaya long weekend ngayon. Starting Saturday, Sunday, and Monday. Monday is closed. So ngayon ito ay nag-vlog na naman dito sa mga renovate ng kusina. Lalagyan natin ng tiles daw. Hindi ko pa nakita ang tiles, kung anong klaseng tiles. Ayan. Ayan yung wallpaper namin nung dumating kami dito sa bahay 5-6 years ago. Ito ang nilagay namin. Dahil may-ari ng bahay, walang nilagay siya dito, just plain paint. So ayan ang aking little cuisine. Kitchen. My little kitchen. So, ayan ang husband ko. Marami naman siyang mga gamit na pangtanggal, pangpukpok, panglagay ng pangcutting ng tiles. So, hindi rin siya nahirapan. At saka, hindi na kami magbabayad ng tao na gagawa pa. My husband is very handy. Kaya nakasave ng pera. So, ayan ang original na wallpaper na para din tiles. Pero ngayon, lalagyan niya ng talagang tiles na talaga, hindi wallpaper. Okay mga kalalabs, babalik ulit ako mamaya kung paano niya ilagay ang tiles, no? Okay, ciao. Hi guys, so ito na ang continuation ng ating pagbibideo ng renovation ng ating kusina. So ito, naglagay na siya ng paste para idikit na yung tiles. Isang araw din siguro to, kala ko mabilis. Ayan pala, no? Ito pala, ganito pala ang maglagay ng tiles. Ilalagyan mo ng pangdikit. Hindi naman simento to, parang paste. Alam ko anong klaseng adhesive paste para dumikit yung tiles, hindi simento. So, ito na po ang ating slowly na paglalagay ng paste sa dingding. And ito ang tiles na ilalagay ngayon. Ayan. Ano ko ba to? Ano ba to? Itim, puti, at saka parang light green. Ano, mamats ba yan sa floor? Ang floor din, i-ano rin yung floor. Ayusin din yung floor namin. Tatanggalin ang mga tiles. My goodness. Hindi pa kami kumakain dahil hindi makaluto. Order na lang po. So, ayan po. Marami rin palang trabaho yan. Kala kaya ng gawin natin mga babae. Hindi natin kayang gawin yan. Ba, may design pa, no? Bakit yan nagkiring-kiring, daddy? Ganyan ba yan? May design talaga?
nandiyan na po. Nagkiring-kiring-kiring. Nagkikiring-kiring ang design. So, dito, ididikit na yung tiles dito. So, malalaman natin kung anong hitsura. So, hindi kami ngayon nakaluto dahil tinanggal lahat yung oven, yung stove namin, non-plug. Order na lang, no? Sige po, titingnan natin to kung anong mangyayari ang outcome mamaya. Bakit yan umitim, Dad? Huh? Maraming trabaho pala, no? So, ayan na po aming kusina ngayon. Talaga naman po. Mga friend, didikit. Pwede ka na magpadalaan ni Dad sa Bohol, Dad. Parang sandali lang tingnan mo, pag sandali lang titingnan, pero hindi pala madali. Sila, maglalagay ka pa ng paste, maglalagay ka pa ng kung ano-ano dyan. Tapos, ayan na, from end to end, pinipil up na lang niya yung mga maliliit at kinakat niya yung mga tiles na para magkas siya dito sa maliit na space. Okay, kasi sa mga socket, kailangan mapil upan. And then doon sa isa, kakating pa niya yung ibang tiles dahil maliit na doon eh. Hindi na pwedeng ibuo ang pagkabit. So, measurement. Measure muna. Ayan na ang ating malinisan mamaya. So, what do you think, mga boys? Hindi ba ang kulay? Tama lang ba ang kulay? Kasi ang counter ko mayroon may pagka-gray. Okay. So, ayan na po ang tiles, brand new tiles ng kusina. Maraming abubot, newspaper pa more. Alam mo sa atin, itong counter na ito ay nandoon sa ceiling. Dapat hindi nakalagay sa ceiling yan eh. Dahil sino naman mag-aabot doon sa ceiling ang cabinet na sa tuktok na ng ceiling. Ayun oh. Hindi naman dito, hindi ganyan ang istali. Ayun oh, may space sa ceiling. Pagkatapos itong cabinet na paglagyan ng mga plato, talagang maaabot mo. Eh, sa atin, ang style, ewan ko, hindi ko maintindihan. Ayan, kagayan yan, oh. Maaabot mo. Then, yung ano, gawa ng Pilipinas, ang mga cabinet nandun naka sa tuktok, sa talagang sagad na sagad dun sa ilalim ng ano, ceiling.
Ayan po, oh, ang ceiling. Ang ceiling dapat yan may bakante. So, ito ngayon, ang nangyari, ayan. Ito, maganda ang ano ng cabinet. Pag mababa lang siya dahil naaabot mo siya, ayan, malagyan mo ng mga plato. Sandali lang, oh. Kaya nga, hindi ko maintindihan bakit lahat talaga ng mga bahay na napasukan ko sa Pilipinas, ang mga ceiling nasa ibabaw. Kaya di ko ang cabinet ba nasa taas na talaga ng ceiling, nakadikit. Kaya lahat ng bahay na napuntahan ko doon nung nagbakasyon kami, lahat ay nako, ang taas-taas ng mga cabinet. Dapat ito ganyan lang, oh, maabot mo. Saka may space doon sa taas. Ayan. Dito, ano ito eh, yung, anong tawag eh, Dad? Standard ito dito sa Canada. Ang mga cabinet na sa ano. Mamamasyal kayo sa IKEA. Ganyan din. Ang daming magagandang design sa IKEA. So, kaya yun nga, nagtataka ako bakit ang cabinet doon sa atin, sa Pilipinas, nasa tuktok. So, kung may awang Diyos makapagawa ng bagong bahay doon sa atin, I want design like this. Madali lang maabot. Saka, hindi yung nasa nakahang doon sa ibabaw ng, sa ibabaw na ano ka pa, aakyat ka pa ng ladder dahil pick-upin mo yung mga plato. So, ito, standard na ito dito sa amin. Yung mga ganyan. Then, may hood ka para doon sa exhaust fan mo. So, ayan, hindi yung nasa taas, nakasabit yung cabinet doon sa taas. Talaga naman. Okay, I'll be back. Hello mga friend, ito na po ang final touch ng aking kusina, ang wall, changing from wallpaper to a fancy tiles, ginawa lang ng aking hubby kanina bago mag tanghalian, mga around 1 o'clock I think or 2 o'clock, so hindi pa natapos ang buong araw at ito ay natapos na rin niya. Actually, hindi pa to talagang tapos dahil lalagyan pa niya ng sealant yung mga spaces dyan. So, probably tomorrow na. Tomorrow is also walang trabaho dahil is a long weekend. So, I hope nagustuhan niyo mga kalalabs, mga kaibigan dito sa aking pagbigay sa inyo ng isa na naman video na nakaka-inspire sa ibang tao na kung paano gumawa at paano gagawin ang pagbaklas at pag ano ng video na pagbaklas at pagdidikit ng tiles. So marami pong salamat. Please don't forget to like, share and click the notification bell so that na ma-update pa rin kayo sa aking mga upcoming videos. Okay, thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Ciao.